AIDA is a consortium of 4 NGOs, 3 based in Zamboanga, PAS, Katilingban, Reach Out to Others Foundation, and 1 based in Basilan, the Nagdilaab Foundation. All these are independent organizations implementing a broad, comprehensive program that is funded by the Spanish government called the Convenio 2. All of us are trying to implement a program that focuses on Sabida's definition of human security. Human security is translated in terms of peace and governance. In terms of governance, in terms of human rights, and in terms of disaster risk reduction, management, and climate change adaptation. We work on 8 marginalized sectors. Women and children, youth, persons with disabilities, IDPs, informal sectors, farmers and fisher folks. We also have senior citizens too. Nagkaroon kami dito ng training tungkol sa violence against women at saka gender and development, at nakakatulong din po yun sa amin dahil nalaman ng mga kababaihan na kung ano ang mga karapatan ng bawat kababaihan dito. Nung una, yung mga kababaihan, hindi nila alam kung ano yung mga karapatan nila bilang isang mga asawa at saka ina. Ngayon, parang nag-expand na yung mga isipan na nalaman nila na yun pala ang mga dapat gawin at mga karapatan bilang isang mga asawa. Of course, we are happy because we're having a partnership with PAS. And so our teachers conducted several trainings with our students, and we can see that there are changes in their attitudes, and it brought about that these students became good students. Buti na lang, na-meet namin si Padel Calvo. Siya po ang unang-una NGO na tumulong sa amin, na nagbigay nitong bahay na ito, 50 houses, at patuloy pa siyang mahanap ng paraan para makumpleto yun, 125. Yung binibigay na training ng Sabida saka ng NFI dito sa loob ng barangay namin, kasali po yung IPs sa mga trainings. Doon po nakukuha kung paano yung mamuhay ng mapayapa. Nagkakaroon sila ng knowledge kung paano po yung kunting ikabubuhay nila. Nung pumasok ang Sabida, lahat ng klaseng assistance binigay nila, including yung radic na inodoro wherein sila ang nag-shoulder doon sa materials. Imagine, 400 household ang magbe-benefit nito. So malaking impact. Kung anak, di na dyan mag-antos nga. Karun mo, bubukog-istorya nga. Sa dandugay na daw, midiri nagpuyo. Mag-CR daw na. Yung usbrot sakit sa loob ba? Okay, radyo sa aquaser nga na humanak ng CR. So, yeah, pwede kami man-avail mga dispersal project. Uno es puerco, so ya dale se el roof together with esa vida ya, entiendes, NGO ya dale ganamos, pati ya puede ganamos dale el roof a que lo napsak sprayer por the farmers, vale por units que dale conmigo, so ese también el mga project que puede dale ganamos el roof aquí esa vida, pati aquel también uno ese por medio del esa vida en the roof aquel del otro año ya kanda kami aquel del ese mga power enhancements, no, na donde tata kanda kami mga seminars mga barangay de pedo tisinya kami na programa aquel pakilaya prepara mga budget ng barangay. So, por causa de eso, tapos din kami man-appel con ese. We are very thankful that the Sabida came to this place to introduce to us this kind of project so that their purpose is for us to help to reduce poverty in the community, especially to the marginalized people. Basically, we are focusing on the marginalized sectors because the concept of human rights and human security can be very abstract, and the abstract concept can be concretized in terms of the nuances that are provided by particular marginalized sectors. We cover programs that have to do with democratic participation and good governance, the rights of children and youth, sustainable agriculture and ecology, economic security, access to basic social services, and the promotion of the culture of peace. Nabigyan kami ng training ng Sabida, so nagkaroon kami ng magandang pamahala at saka may mga records na, transparency, may mga assessment, at gumanda na yung barangay namin ngayon. As far as the peace and order is concerned, napakalaking tulong ng mga radyo na binigay ng Sabida dito sa barangay namin, especially that Talon-Talon is the biggest barangay
in Zamboanga City in terms of population din. So napakaraming tao. So it serves as a parang force multiplier, additional na parang mata ko, at least namomonitor ko ang bawat area dito sa amin. Na por eso, bing randing ayuda kat este radio aki. Kaya last time, yung chinik sighting, ya pwede kami usal radio dayon, ya pwede kami responde dayon para anda el site. El umali lang alya kay false alarm lang sir, kaya daw mga 50 bilog rebelde akin na barangay Dimio. Kaya anda kami check yung area, negative. That's why, Ablayo, hindi sa beneficia only di barangay Tanots, di barangay official, kundi beneficia te di entero community of Lamisahan. Por eso, bitika yo gracias con el sabida kay por causa kanila, ya tiene kami este un radio communication na kinadyamong barangay. Gracias. Nagpapasalamat kami sa Sabida at na NFI dahil sa kanilang malaking tuluing na binigay sa amin dito sa aming barangay sa mga proyekto gaya ng gender and development, sector participation gaya ng youth, women, religious and other sectors, profiling, barangay development plans and other projects. During this siege, it was really destroyed. And when the Sabida personnel came, they offer the seats, the garden equipment, and it is not only the seats, it's not only the equipment, the soil, they really came over to help us. More stakeholders are coming in here. One of these is the Sabida with Father Calvo. And he, the first time he stepped in here in the garden, he was really amazed with the plants. And he was also amazed looking at those container that we are using, recycled container like pans, computer, tires. So he was really amazed. He said, you've done something new that I was able to see in a school, and that is the Jardina Escuela at Tetuan Central School. Tuloy-tuloy ang pagbibigay nilang suporta sa akin. Ang natanggap ko naming mga assistance and benefits from the NFI, unang-una po yung patubig na potable para sa mga kabahayan, yung logistic reports tulad ng mga chairs at saka mga tables na ginagamit namin dito sa aming barangay, at saka mga trainings, yun po ang karamihan sa mga benefits na ibinibigay ng NFI dito sa amin po. Papasalamat kami sa Sabida kasi sila po yung malaking tulong na nagbigay ng itong project na Footbridge in partnership sa Nagdila Foundation. So malaking bagay po itong project na Footbridge na gas ngayon, pwede na po silang magdaan, yung lalong-lalo na yung mga buntis, nanay at yung mga estudyante na nag-aaral sa Central School. Pero nagiging deeper yung ano namin ngayon with the close relationship with the stakeholders, mga estudyante, because of Nagdila Foundation. Na-train yung mga teachers namin about peace education. So sa continuation ng peace education under Nagdilab, nabigyan din kami ng peace parks. May mga bata affected at traumatized pa rin hanggang sa ngayon. Yung mga bata umiiyak, makarinig lang ng mga sa airplane, umiiyak. So as a peace educator, we need to enlighten them, we need to help them. Mahalaga po talaga kasi yung integration ng peace education sa classroom namin. Unti-unti namin na-alleviate, yung mga, na-lessen namin yung problema ng differences dahil na rin sa peace education. And also, nagkakaroon na ng respeto. And because of that respect, yung mga bata na open yung mind nila, ganito pala. If you're part of this education, magiging mabuti yung kinabukasan. Our definition of human security as freedom from want, freedom from fear, freedom to live in dignity is concretized by those projects.